guys, welcome ulit sa ating YouTube channel, ang Toupee installer. So, ito guys, makikita ninyo, hawak ko po yung atin pong Toupee na kung tawagin ay lace type Toupee. So, ayan guys, medyo nasa malaking size po siya ngayon dahil ang kliyente natin papunta na. So, mas minabuti kong i-vlog muna ito at i-share po sa inyo yung tungkol po dito sa atin pong lace type Toupee. Si lace type Toupee po, medyo magkaiba po sila ng price nito pong atin pong mono kaysa po doon sa kaysa po dito sa atin pong lace type Toupee. Si lace type Toupee po kasi ginawa siya as talagang kung gusto mo talaga sa mga naka-Toupee na po kasi na mga nakagumamit na po ng mono, so okay po sa kanila po yon. Pero this time itong lace type na ito ay medyo mas may pagkakaiba siya kumpara mo po sa atin pong mono. So ang tanong kung kung ang lace type ba ay mas matibay kaysa kay mono. So syempre po ang pinakamatibay po talaga sa atin, sa kung gusto po ninyo ng matagalan, gusto po ninyo ng medyo mas pag matibay ang pagkakapit ng buhok, yung Toupee ng kliyente ay mas maganda kaysa sa ginagamit nila noon. So mas pwede nating piliin si mono kumpara mo kay lace. Si lace naman po medyo meron po kasi silang advantage at saka disadvantage po. So kung unahin ko po si mono, so kukuha ko ng mono po natin. Yan, si mono po kasi natin ay isa sa pinaka mas matibay yung kanyang lifespan, mas matagal yung kanyang lifespan kumpara mo kay lace type. So si lace type naman, ang kagandahan naman ni lace type ay talaga bibigyan niya kayo talaga ng undetectable, super undetectable na klase ng Toupee. I-compare mo naman kay mono. So ito po yung ating Toupee. Yan, Toupee po natin. Ito po yung tinatawag natin na mono. Ito po yung pinaka mas matibay, nagtatagal. At kung sa mga mahilig kasi mag-hairstyle na kanila pong mga Toupee, pwede kayong maglagay ng mga wax o anumang klase ng pomade. Pero kung naka-mono po kayo, ay pwedeng-pwede nyo po gawin siya. Kasi matibay po talaga siya, hindi po siya basta-basta nasisira. Although lahat po ng Toupee po natin, ang tanong kasi ng iba, hindi po ba nalalagas po yan? Hindi ba katulad ng Toupee po ng Toupee ng kabila na siguro kilala niya po si kung sino po sila. Meron kasi nag-install po dito sa Tansa Cavite din na isang installer din, pero medyo hindi tayo satisfied sa mga gawa po nila. Pero kasi nakadepende rin naman sa kliyente. Yung kliyente kasi nila nanggaling na sa kanila, no, pumunta po sa atin at humingi ng tulong tungkol sa Toupee nila, bakit ganun ang Toupee nila. So nag-vlog din ako about dyan. Kung gusto nyo mapanood, scroll nyo lang po ang video na to. Meron po akong vlog dyan about sa kanila po mga Toupee, kung paano po ang kanilang Toupee. Hindi ko sinasabing pangit yung kanilang Toupee, pero kung kumpara mo kasi sa Toupee po natin, much better po talaga ang Toupee po natin. Either mapamono man yan or mapa lace type. So ang Toupee natin, basta dito po sa Toupee installer, dito po sa amin, ang mga Toupee po namin ay matibay at maaasahan po talaga yan. So ayan guys, tuloy tayo dito sa Toupee natin. Ang Toupee kasi natin, mono, eh kung naghanap nga kayo ng matibay, so sa mono po tayo. Kung medyo naghanap kayo ng mas undetectable, so kay lace po tayo. Ang tanong po, nalalagas po ba yung mga buhok? Siyempre po nalalagas po yan. Araw-araw po, mayroon po yan, may mga hair fall po yan. Hindi naman siguro araw-araw, pero may mga times kasi na may mga hair fall talaga. Kahit anong pong klase ng Toupee, may mga hair fall po. May pa-skin type man yan, mapamono man yan, mapalace man yan, mapabritable man, o anong klase man. So, meron po talagang hair fall. So, sa price po, medyo may pagkakaiba. O bakit po mas mahal si lace kumpara mo kay mono? Samantalang si mono naman ay pinakamatibay compare mo kay lace. At saka mas patagal ang lifespan ni mono, mas maiksi naman ang lifespan ni lace. So yun nga po guys, kasi kung gusto ninyo na ma-experience pa sa mga naka-Toupee na, kung gusto po ninyo ma-experience pa ng mas more undetectable Toupee,
ang ibibigay po namin sa inyo, ito pong atin pong lace type toupee. So, si lace type toupee, napakaganda kasi alam niyo kung bakit. Huwag niyo pong isulin itong lace type na to kasi bagamat medyo may kamahalan, pero wala, ganun po talaga eh. Ganun po talaga yung presyuhan niya eh. Mahal po talaga si lace type. Dito lang po sa atin na medyo mura kasi unlike po sa mga kilala na ng mga nagtutupay po dito sa Pilipinas, inaangkat din po nila sa ibang bansa, katulad po natin. Sila po kasi, may mga pangalan na po yan. So sa atin, paras po ng mga tupay, yung tupay po nila, para sa atin, mas mura. Bakit po mura? Kasi hindi naman po tayo ganun ka-bongga yung kanilang mga shop. So mga shop po natin, ito, simple lang. Simple lang po yung shop natin. Dahil sa pagtutupay po natin, ito po yung pinagpagura natin, ito po yung nabuo natin shop. Sa ngayon, itong shop ko nga pala, masyad ko lang sa inyo, barbershop po talaga ito. Kasi meron po ako talagang installation ng lugar talaga na pang-installation para po doon sa mga toupee. So nga lang, ginamit po yun ng may-ari ng pwesto. So kailangan kong lumipat muna dito para gawin kong area ng installation for toupee. So ayun, ang toupee po natin, lace type. Kung gusto ninyo na mas maganda, undetectable po kayo. So siyempre po, si lace type po yun. And then, gusto ko lang po share sa inyo, no? Ito po kasing si Mono po natin. Medyo may nabasa lang kasi ako doon sa comment na isang siguro toupee user din. Tapos bigla nang comment yung isang may-ari nung account na yun, much better daw yung kanilang toupee kumpara mo sa atin pong toupee lace type Mono, much better daw po, ah. Pero ito po, ma-share ko lang po sa inyo, much better daw. So tanong, kung much better po pala ang kanilang toupee, siguro hindi po lilipat sa atin o mag-inquire sa atin yung mga toupee na yung mga toupee users na nag-inquire po sa atin, kasi nag-inquire sila sa atin na hindi daw sila satisfied at medyo kita po yung front sa ng toupee na kami lang nag-install po ng toupee. So kanina meron pa akong installan, isa po siyang police po sa, hindi na po natin mapagitin kung saan po siya, pero siya po ay isang police na galing din po sa kanila, pumunta sa atin, hindi siya na-satisfied sa toupee na binigay niya yung kabila. So kanina halos sa halos yakapin ako ng ating pumiyente sa toupee kasi na-reach yung kanyang expectation na talagang dapat ay undetectable na toupee na ang kanyang suot. So, syempre, ang ginamit po natin ay si Mono. Si Mono po kasi, kahit po Mono po siya, okay, share ko nga po pala, si Mono po, kahit ano pong klase, kasi sinasabi kasi ng kabilang installer na much better daw ang kanilang toupee. So, kung titignan natin kung anong toupee pong gamit nila ay Mono din. Mono din. Nga lang, magkaiba lang po sila ng texture. Siyempre, mas maganda po yung buhok kaysa sa buhok na buhok po ng toupee na to na meron po tayo kaysa sa buhok na toupee po nila. And then, iba po yung pagkakaskin. Kasi yung kanila, skin type din po yung kanila. Pero sa atin, iba po ang pagkakaskin nitong atin pong perimeter nitong toupee po na to. Iba po yan. Talagang napakagandang klase po yan. Matibay talaga. Hindi po siya basta-basta na nabubunot o nalalagas, napapanot, hindi po basta-basta. Unlike po sa toupee po nila, no? So medyo thankful ako dahil yung toupee na meron tayo ay mas much better kumpara mo sa toupee na ginagamit nila. Yung toupee kasi nila, Mono din. Yan, nakita ko sa comment section yata yun or sa may nag-share lang po sa atin na concerned citizen na ganun daw ang toupee na ginagamit nila, much better daw. Sila daw po ang nag-design at may company daw po sila. Siguro tanungin nyo na lang sila kung saan ang company nila dito sa Pilipinas. Tapos sabihin niyo, puntahan niyo yung company nila para makita niyo kung talagang tunay ba at legit na may company siya dito sa Pilipinas. Yun po ano. Kasi mukhang sa past pagkakalaman, wala po silang company. Okay? Para matapos na po yung mga tanong po ninyo. Kasi tinatanong po ako ng mga ka-hair to pay po natin eh, na bakit yung kabila may factory daw, baka mag-isa lang daw kami ng to pay kasi kung ga-avail po sila sa amin, baka ganun din at pangit din. So, wala po, sa mga tanong po ninyo, either siguro, inaangkat din po niya sa ibang bansa.
katulad po natin, na inangkat din po natin yung toupee po natin. So legit na galing po sa ibang bansa yung ating pong toupee. Hindi po tayo pwede magsabi ng mali o hindi man katotohanan kasi pangit po ang magsalita po ng hindi po makatotohanan yung pasinungaling or medyo sabihin natin medyo may pagkasinungaling yung ganun. Kung sabihin mo na meron kang company tapos wala naman pala dito sa Pilipinas, eh kasinungalingan po yon. Kung may company man, maaring hindi po kanya yon o maaring sa factory po yon ng pinagkukuhanan niya. So ayan guys, no, balik tayo dito sa Mono kasi ang toupee na nila much better daw. Eh pero parehas lang naman na Mono. Yung toupee nila, Mono din. Sa atin, Mono din. Kapag ka ganitong klase po ng toupee, ayun po, iikutin ko lang po ha, para malaman po ninyo kung ano po ang tawag sa toupee na to. Kahit anong klase po ng toupee, basta ganito po siya ang itsura. Okay, para sa mga hair toupee natin, para sa kaalaman ng mga hair toupee natin, basta ganito po ang itsura, ang tawag po ay Mono. Okay? Mono po ang tawag dito sa toupee na to. Kahit skin type man ang gilid niyan, mapalace man yan, basta ganyan ang itsura po niya, Mono po ang tawag sa ganyan pong toupee. Okay, kasi hindi na po nila na-explain yan eh, yung ganitong klase ng toupee, kasi kung ano pang klase ng toupee, bakit? Bakit much better eh? Para sa naman Mono. Tapos, sabihin nila much better daw ang kanila. So, ano ba ang materials? Okay. Yung materials kasi na ginagamit dito sa toupee na to, iba po ang ginagamit ng materials. Ang ginamit, yung ginamit na materials sa kanilang toupee, iba din po ang ginamit na materials sa ganito pong klase ng toupee. So, hindi po pwede maging much better pa yung toupee nila kaysa sa toupee natin. Ayun. Ayun po. Ayun. Siguro, mas maganda talaga. Mas maganda talaga, bisitahin po ninyo yung amin pong Facebook page, yung Hairpiece Toupee Installer. So, ilalagay na lang po natin dyan kung ano pong Facebook page po natin. Yung Hairpiece Toupee Installer. Yan. Lalagay ko na lang sa screen at tingnan nyo na lang po. Tapos, ganoon din po sa YouTube po natin, dito po sa Toupee Installer. So, pwede kayong dito kami nag-update ng mga videos po natin about sa atin pong dalawang klase ng toupee, lace type at saka Mono. So, ayan guys, kung bago ka po sa atin pong channel na ito, sana po mag-subscribe ka na. Kung ikaw po ay toupee users, mag-subscribe ka na. Kung ikaw po ay may problema sa buhok na napapanot, mag-subscribe ka na para pa kahit papaano ay meron kang idea kung ano po ang tinatawag nating toupee hair toupee na tinatawag po natin. Yun guys, medyo nagulo na po tayo to. So, ayan guys, kung bago ka subscribe, like nyo rin, mag-comment na rin at pinakamaganda sa siguro mga boss, mga sir, mga hair toupee, mas maganda kung i-share po natin. Ito po para mas marami po ang ang makaalam ng atin pong ini-install sa mga napapanot na nakakalpo na sa may mga problema sa buhok. So yan, para po patulungan din natin sila kahit paano. So yan, sa mga surprise po, i-direct message nyo po kami, i-text nyo po kami yan sa screen na makikita po ninyo sa inyo pong sa number na yan, na makikita po nyo sa screen na yan. Yan, yung 0950-917-7717, yan po yung ating pong number. So pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text o pwede nyo kami i-message sa Facebook. Yung Facebook ko po, yung Balsasa Baron, yan, ilalagay ko na po yan dyan. Yung Balsasa Baron, yun po yung atin pong Facebook. And then, yung atin pong Facebook page, yung Toupee, Hairpiece Toupee Installer, at saka ito pong ating YouTube channel na to, yung Toupee Installer. So, yan po guys, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. At sana manatili kayong ligtas dahil sana maging okay na tayo sa atin pong pandemic nito para lahat po tayo ay maging safe na. So ayan guys, maraming salamat po at ingat lagi kayo.